Ayan po, at 100 piso po ang kapalit ng kinabukasan nitong mga kababayan ko. Kinabukasan ng mga anak ninyo at kinabukasan ng inyong mga apo. Ayan po. At nag-umpisa na po sila na nagpapapirma na ang sinasabi po diyan sa kanilang pinapipirmahan ay i-check lang daw nila kung nandun pa raw ang loyalty ng mga tao dito sa amin, loyalty dito sa mayor. Which is, talagang magpipirmahan po sila dahil nga po, mahal naman talaga nila yung mayor namin dito. Yun po, wala po silang ipinapaliwanag na charter change. Yan po. At bibigay po sila ng 100 piso bawat pirma. Itong gahaman at aswang na si Romualdez na itong buwaka ng inang to. Ganyang kahayop itong animal na ito. Mas masahol pa sa hayop itong buwisit na ito. Talaga namang kung nandito lang sa harapan ko ito, kakapunin ko talaga itong animal na ito eh. Sa totoo lang. At yan, nag-umpisa na rin yung mga kung ano-ano mga panlilin lang nila sa taong bayan. Wala silang ipinapaliwanag. Pero bago po yan, ay siyempre, nais ko po munang batiin itong lahat ng mga subscribers, followers, at mga viewers ko na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at ligtas din sana kayo sa mga aswang na nandyan sa kongreso at the same time mga kawatan itong mga animal ito. 20 billion ang gagastusin ng gobyerno para lang dito sa pagpapapirma, para lang sa kanilang sariling kapakanan itong mga animal na ito. Ha? Buwisit itong mga buwisit na ito. Talaga naman nakakarimarim itong mga pinaggagawa nitong animal na ito. Lalo na itong Romualdez ito. Sinabi ko, makita ko ito, kakapunin ko ito eh. Gago talaga. Nakakapanggigil. Siyempre, natural yan. Pipirma at pipirma yung mga yun. Dahil ang sinasabi ninyo din, ayuda eh. Wala kayong sinasabi yung papalitan ang konstitusyon natin na para sa ganun mapahaba ang termino nitong mga kawatan ng mga congressman na ito. Yan ang purpose ng pagpapapirma. People's initiative daw yan. Na hindi naman people's initiative kasi nga binibili nga nila. Kaya nga po, 100 piso lang yung kabayaran kapalit ang kinabukasan ng aking mga kababayan. Yan po ang napakasakit dyan. At dahil lamang dito sa animal na buwisit na Romualdez ito. Ha? Dahil lamang sa kagustuhan niyang maging prime minister tong animal na ito, kaya deserve niyong namumura kayo ng tao ng mga buwaka ng anak niyo eh. Sinasabi ko sa inyo. Ito rin si Acordare ito. Anacorda o anakunda itong animal na ito. Ha? Ang pagtuunan mo, let's say ka, na PNP ka, ha? Yung si Michael Man na smuggler, yung kasama mo dyan na nag-assume ka ng iyong post na yan, rating ng mga siyapo dito, yan ang maimbestigan mo, hindi si Makanas. Bungbong ka, isa ka pa, buwisit ka. Sinasabi ko sa iyo, kahit PNP chip ka, leche ka, pag natsimpuhan ka, pipilipitin ko yung liig mong buwisit ka. Animal, wala na pala magsasalita. Gusto niyo wala na magsalita sa inyo, mga buwaka ng ano nyo? Ako nga ang harapin niyo, mga buwaka ng ano nyo, huwag ng kasuhan, wala nang kasuhan. Dahil matagal na ako rito, naghahamon ng patayan sa inyo, mga animal kayo. Paulit-ulit ko lang sinasabi dito, huwag ng kaso-kaso, magpatayan lang tayo sa Lolita. Buwaka ng ina nyo. Kahit sino sa inyo, harapin nyo ako.
Wala na mga kaso-kaso na yung mga litsi kayo, nang gigipit lang kayo eh. Buha ka ng ananyo, ginigipit nyo lang ang tao eh. Tanggapin nyo na lang itong hamon kung magpapatayan tayo dyan sa Lunita. Yun ang pinaka-the best dyan. Tangunan nyo. Anong mangyayari dito sa mga kababayan natin na talaga na mga hirap na sa buhay, tapos kayong lahat dyan na nakaupo, mga bangag kayo? Anong mangyayari dito sa mga kababayan natin? Anong mga mangyayari sa mga anak nila, sa mga apo nila? Kung ang gobyernong itong mga bangag ng lahat, buha ka ng anan nyo. Yun po ang purpose, mga kababayan, kung bakit halos lahat ng mga video ni Maharlika ay nire-re-upload ko po dito sa channel ko. Kasi nga po, napatunayan ko na po na totoo yung mga source na pinagkukunan niya ng information niya. At talagang may nagpipidback talaga sa kanya. Totoo po, talaga. Kaya suportahan na rin po natin si Maharlika sa kanyang laban na ito. Kaya naman, ina-upload ko rin po yung mga ibang video niya. Kahit na hindi na ako makagawa ng sarili kong video, basta may ang purpose po nito, maipakalat po natin. Ito pong mga expose ni Maharlika, dahil lahat po ng mga sinasabi niya, napatunayan ko po yan, totoo. Tingnan mo dito sa PNP na ito. Anaconda na ito, litsi na ito. Anaconda nga itong gagawin ito. Tingnan mo. Anong mangyayari? Lahat pala kayo dyan mga bangag na. Bangag na yung presidente ninyo, bangag pa kayo, mga buwakan ng anan nyo, bangag ba kayong lahat? Plus lumutang pa itong Romualdez na aswang na ito, ano nang mangyayari sa kababayan ko? Buisit kayo. Gamit-gamit ninyo, 20 billion ang gagastusin ninyo dyan sa pagpapapirma na yan. Kinumpiyot na po yan sa kung ilang milyon na tao na bigyan ng tigi 120 billion. Tapos pera ng bayan, pera ng ating mga kababayan ang ginagastusin nyo sa iisang tao lang, sa kapakanan lang ni Romualdez nitong buisit na ito, na penguin na ito. Buisit kayong lahat yan. Oh, dapat sana Kongreso at saka Senado, Senado na lang, gawin ninyong seryoso yung binubulgar ni Maharlika na yan. Imbestigahan ninyo, bakit walang nag-iimbestiga sa inyo, mga kupal kayo? Kung ano-ano mga pinaggagawa ninyo, kung sino, ano-ano mga iniimbestiga ninyo, mga daig pa ninyo, mga kupal na, mga ipal pa kayo, mga animal kayo. Pero yung pagiging protektor ni Anacorda na ito, hindi nyo imbestigahan dyan sa Senado? Ito rin si Marcolita. Bakit hindi ka nagsasalita, Marcolita? Sa totoo lang, sir, napakataas po ng respeto ko sa iyo. Actually, nag-aantay po ako na pumalag kayo dyan sa pinaggagawanin ng piki ninyong Diyos-Diyosan dyan sa Kongreso na itong aswang na Romualdez nito. Nag-aantay po ako, Congressman Marcolita. Sobra ang paghanga ko sa inyo, sobra ang pagrespeto ko sa inyo, pero bakit po tahimik kayo? Itong si Paulo Duterte, nagsalita na hindi siya luluhod sa peking Diyos dyan sa Kongreso. Dahil lahat pala yan, pag nabigyan pala ng budget itong mga congressman na ito, 30% pala ang kinakaltas itong animal na penguin na Romualdez na ito. Ilan? 300. Mahigit na congressman dyan. Kakaltasan mo, bawat proyekto may 100 million na lang.
ang ibibigay na proyekto dito sa mga unggoy na mga congressman na ito. 30% noon. Talagang tiba-tiba. Hindi lang tiba-tiba, bundat-bundat pa itong Penguin Normalis na ito. Tingnan nyo. Tapos wala naman nangyayari sa project na yan. Hindi ba't ano ba yung project nitong ito? Yan si Gonzales dyan sa Pampanga na sip-sip puto rin yan sa kay Romualdez na 66 million din ang kinulimbat ito. Isa rin itong Suarez na ito. Di ba? Buha ka ng inang niya. Lahat yan, putang na nyo. Sinasabi ko nga rito eh. Wala na eh. Wala nang kapag-asa itong mga kababayan ko. Sa totoo lang, nakakapanlumo itong mga pinaggagawa nitong mga nandyan sa Kongreso at saka Senado. Ang galing, gumastos itong animal na Romualdez ito na pira ng bayan. Napakagaling. Sumupalpal nagsaksak ng pira dito sa mga bungangan itong mga congressman ito at saka mga senador na ito. Ano ba yung sinasabi ni Maharlika? Mga sindikato itong Kongreso at saka Senado. Yan ay ayon dito kay Maharlika. Hindi ako pwedeng magsalita pa rito ng kung ano pa. Dahil ginigipit ninyo, pero ito lang masabi ko, tanggapin nyo ang hamon ko, once and for all, magpapatayan tayo. Tingnan natin kung sino ang nakatayo, mananatiling nakatayo. Pero ang sisiguraduhin ko sa inyo, dadapa kayong lahat sa akin ng mga buwakan ng ina nyo. Subukan kaya ninyo. Kaya lang walang tatanggap nito eh. Walang tumatanggap ng hamon ko kasi nga tama rin naman yung mga nag-comment dyan na hindi na nga sila makapangulimbat kung tatanggapin nila itong hamon ko dahil sigurado ako malalagutan ang hininga itong mga buwakan ng hamon ko. Ba't nga naman tatanggapin nila itong hamon ko? May point din naman yung nag-comment. Nakakadismaya kayong mga animal kayo. Dapat lang kayong murahin ng mga tao, mga buwakan ng ninyo. Sinasabi ko pa nga rito, pag natsimpuhan ko pa nga kayo, hindi mura ang aabutin nyo sa akin. Babaliin ko yung mga liig ninyo. Tandaan ninyo ito yung sinasabi ko. Hindi lang makatsimpu eh. Kasi napaikutan kayo ng bodyguard. Tingnan mo, isa pa yan. Napaikutan kayo ng bodyguard ang nagpapasyuldo, kabe. Ang nagpapasyuldo sa inyong mga bodyguard kayo. Mga bodyguard ito, mga litsi na ito. Kaya wala akong chimpo eh. Hindi ko matchimpohan ang itong mga animal na ito eh. Dahil nandun sa gitna, ginigitnaan na ng mga nakapaligid yung mga bodyguard nila. Dahil gusto ko sana makachimpo kahit isa sa kanilang mga makawatan na ito. Dahil babalihin ko talaga ang liig. O di kaya pagka napugutan ko ito ng liig, yung isa lang dyan sa mga kawatan dyan, napugutan ko na isabit ko dyan sa mismo sa pintuan ng mga sa Kongreso. Isabit ko yung mga ulo nila dyan. Bullshit na bullshit ako. Dahil walang kakwinta-kwinta, kakasuhan yung tao. Walang kakwinta-kwinta pag ay kadami-dami yung kakasuhan dapat. Kadami yung mga litsi kayo. Kaya nga dito sa akin, kaya nga doon sa lugar na pinuntahan ko, kung yun ay ako, ito sa amin dito sa Mindoro. Kung ito lang sana, itong Mindoro na ito, itong buong isla ng Mindoro na ito, yung Oriental at Occidental, kung papayagan lang ako ng gobyerno na bilhin ko na lang ito para hindi na kami dito mapakilamat, dito ko na lang dalhin lahat yung mga subscribers ko, wala na kaproblema kami. Dito ko na lang iipunin lahat. Ang problema, hindi nga po pwede yun eh. Pero malay natin, baka mamaya ipagbili din ito ni Romualdez, ay di maganda. At mabayaran na lang ito. Itong buong islang ito ng Mindoro para hindi na kami mapakialaman dito. At dito ko na lahat iipunin yung mga
naniniwala sa akin? O Romualdez, kung nanonood ka, nanonood ka nitong video kong ito, total, di ba? Yung mga government asset ng gobyerno, yung mga gobyerno na pag-aari ng gobyerno, di ba? Mga, pwede pala ninyong ipagbili. O, si Ramos dun, di ba? Pinagbili niya yung Port Bonifacio. Kaya wala ng government asset eh. O baka naman na pwede mo na rin gumawa kayo ng batas. Ito na lang siguro. Gumawa kayo ng batas na ibinta ninyo itong buong Oriental Mindoro, itong buong isla ng Mindoro. Oriental at saka Occidental. Bilhin ko na lang sa inyo. Para sa ganun, wala nang makikialam sa amin. At isa nangungunsimi lang kayo sa nangungunsimi lang kami sa inyong mga buwakan ng ananyo na wala na kayong ginawa kundi pag nakawan ang kabanang bayan ang resulta itong mga kababayan kung mahirap ang lalo naghihirap. O kagaya nito, nagpapapirma kayo sa halagang 100, yan na yung kapalit ng kinabukasan nitong mga kababayan ko, mga anak nila at mga apo nila. Kisa baka magtagal lang tayo na magtagal eh. At matsimpuhan ko kayo. Isa lang ang matsimpuhan ko sa inyo, sinasabi ko. Baka magkakadisgrasyahan lang tayo. Baka maisabit yung mga ulo ninyo dyan sa mismong entrance ng Kongreso o tigay dyan sa Senado. Kaya mas maganda, makipag-contactin nyo na ako, ibintan nyo na lang sa akin to at magsarili lang kami ng gobyerno rito. Buwaka ng ano nyo. Huwag kayong mag-alala. Kung itong itsura ko, wala akong pambili niyan, huwag nyong mamaliitin itong itsura nito. Huwag. Basta ang importante, pumayag yung ibinta sa akin to, bibilhin ko. At sabi ko nga, dito ko na iipunin lahat ng mga subscribers ko, lahat ng mga naniniwala sa akin. Tingnan nyo ang kakapal ng pagmamukhaan yung mga animal kayo. Darating at darating ang araw, machichimpuhan ko rin kayo. Maniwala kayo sa akin. Itong mga ginagawa ninyo, na pagpapahirap din sa mga kababayan ko, walang kapatawaran ito sa akin. Huwag na huwag nyo nang antayin na dumating yung araw na mula dito sa ulo ninyo, pababa hanggang talampakan ninyo, babalatan ko kayo ng buhay. Maniwala kayo sa akin. Sino ba kayo? Naihalal lang kayo ng mga buwakan ng inyo sa pandaraya ninyo. Pero kung hindi kayo nakakabit ang pangalang congressman, hindi nakakabit ang pangalang senador, sino ba kayo sa akin? Mga basura kayo. Mga patay gutom at mga hampas lupa kayo, mga animal kayo. Nakakapanggigil kayo mga buwakan ng inyo. Masisisi ninyo ako kung ganito ako magsasalita. Dahil kasi gigil na gigil ako dahil alam ko dito nakasalalay ang kinabukasan ng aking mga kababayan. Okay lang sana kung meron silang mga kabuhayan ay ang problema ko ngayon. Parami ng parami yung mga wala nang makain nating mga kababayan. Yun ang problema ko. Kaya sinasabi ko lagi sa inyo, kung gusto ninyong mapatunayan itong sinasabi ko nito, samahan nyo ako na mag-ikot doon sa mga dating mga iniikutan ko at doon sa mga talagang tinutulungan ko, samahan nyo ako. Kung hindi totoo itong sinasabi ko, yun lang. Kaya nga mga kaibigan ko, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo dito sa channel ko. Dahil baka sakaling mapakamarinig, mapanood ni Romualdez ito, makagawa sila ng batas dyan sa kanila, sa Kongreso, na ipagbili na lang nila sa akin itong buong isla ng Mindoro. At magsasarili lang kami kasama itong mga kababayan ko. Dadalhin ko na sila lahat dito
lalo na itong mga subscriber ko. Grabe kayo. Wala na. Kung bangag kayong lahat yan, nakakapangilabot nga yung mga nila-live ni Maharlika. At totoo, yung mga yan dahil mayroon nga nagpipidback sa kanya na mga puting ahas niya. Ako, may mag-feedback man sa akin yung pulang bayawak ko, madalang. Kasi ito naman pulang bayawak ko, kung hindi pa maabutan ng hindi pa matapunan ng kulay ube itong mga animal na ito, hindi pa magbigay sa akin ng information. Kaya wala rin akong pakinabang din sa mga pulang bayawak ko. Kaya ang ginagawa ko na lang, yung mga live ni Maharlika, nire-re-upload ko lang dito para kumalat na rin sa ating mga kababayan. Doon po sa makakapanood dito, pindot na po ang like, share, and subscribe na rin po. Para sabi ko nga, pagka nangyari, malay natin, dahil binibinta na nga nila yung mga government asset, baka ibinta nila itong buong isla ng Mindoro sa akin, edi magsasarili na tayo dito. Na walang wala tayong po problemahin. So, siguraduhin ko, titiyakin ko sa inyo, dito, pag naging atin ito, binita sa akin, wala kayong kagutuman. Ayaw ko nang paulit-ulit na magsalita dito. Basta ang sinasabi ko rito, hindi naman siguro ako magsasalita rito, magbibitaw ng ganito, kung wala akong pwedeng ipagmalaki sa inyo. Yun lamang po. Ang sinasabi ko nga rito, ayun po palang kwan. Mayroon pa po akong i-upload yan, pero hindi ko po sasabihin kung saang lugar yon, dahil nandun po yung mga iba na kung saan namin itinago noong panahon ng hapon. So, sa mga susunod po yon, ay i-upload ko po yan at ipapasyal ko lang po kayo, pero hindi ko sasabihin kung ano ang mayroon doon sa mga kuiba na yon at nandun nga yung pwede natin pangbayad ko sakali dito kung ibibinta na ng gobyernong bangag na ito itong buong isla ng Mindoro. At dito na lang tayo mamuhay lahat, magkaipon-ipon na lang tayo rito. Dito na lang tayo mamumuhay lahat. Ano man yan, yung mga nasa abroad, pwede na rin kayong umuwi. Kasama ang pamilya nyo rito, mag-ipon-ipon tayo. Kung sakali. Kaya nga po, mahalaga rito, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para may pakalat natin ito. Anyway, remind ko lang po sa inyo, antayin nyo po yung i-upload ko sa Linggo, yung pampaswerte. Kasi once na sinerte kayo, ang kasunod nun, yayaman na kayo. Yun po ang essence ng swerte. Hindi naman kayo yayaman kung hindi kayo sinerte, di ba? So yun ang ituturo ko sa inyo, sa Linggo na po yan. At huwag nyo pong kaligtaan yan, sa Linggo po ng umaga i-upload ko. Pero ngayon ko na lang po, pinagpapaunahan ko na po kayo kung ano pong araw diyan sa inyong kung sa inyong lugar, sa abroad, Amerika, sa Europa, kung ano mang araw yon, basta Linggo nyo po gagawin. At ituturo ko naman po sa Linggo. So yun po, abangan nyo sa Linggo. At sabi ko nga po, kumbinsihin nyo na po yung mga kaibigan, kamag-anak ninyo na isubscribe na rin po nila ito nang para magkaroon na rin po sila ng pagkakataon din na sumali para marinig din po nila yung ituturo ko sa kanila kung sakasakali para mapasali rin po sila sa lahat ng mga susurtin. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik sa Munting Channel ko. Ganon din po sa mga bago nag-subscribe din. Maraming salamat po at pakaingat po kayo. Mahal ko po kayong lahat. Salamat po. We'll be right back.